Let's now go back to one of our top stories. The palace has confirmed the case of Mary Jane Veloso, a Filipino sentenced to death in Indonesia, was discussed by Manila's top diplomat Enrique Manalo and his Indonesian counterpart. To get his reaction on this, we are joined this morning by Mary Jane Veloso's father, Cesar Veloso. Tatay Cesar, magandang umaga po. Salamat po sa pagtanggap sa aming paanyaya. Magandang umaga rin po. Tay, kumusta po ang pamilya Veloso? 12 taon na simula ng mahuli at makulong yung anak sa Indonesia. Malaki pong effect sa amin. Naghihirap po kami talaga po. Ala kaming focus na pangkundi yung aking anak. Kumusta po yung mga anak niya? Ito po, hindi na po sila nag-aaral dahil binubuli po sila. Lalo-lalo na po yung panganay. Parati pong nakapag-aaway dahil binubuli nga po sila. Kaya hindi na po sila pumapasok. Dahil ho ba sa kaso ng anak ninyo? Opo. Kaya sila binubuli? Ganun po. Pinagsasabihan nila na ang nanay mo droga, dapat lang mamatay. Yung po ang sinasabi nila, kaya yung anak ko, yung apo ko, hindi na po napumapasok. Tay, kamakailan po sumulat kayo kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers? Ano po ba ang naging hiling ninyo at ano yung inaasahan sana ninyo sa pagdalaw ni Pangulong Marcos sa Indonesia at pakikipagpulong kay Indonesian President Joko Widodo? Ang inaasahan ko po sa noon na sa ating mahal na Pangulo na sana mapag-usapan nila yung kaso ng aking anak. Mag-uusap sila ni Widodo na bigyan na po ng clemency ang aking anak dahil matagal naman po na nakakulong 12 taon na po. Tay, sa pagkakaalam ninyo, meron na bang impormasyon na ipinarating sa inyo yung mga tauhan ni Pangulong Marcos kung natupad po ba ito? Hindi po. Nabanggit naman po nila na hindi nabanggit ng ating mahal na Pangulo na ang kaso ng aking anak. Ang sinasabi daw po ng ni Presidential ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ay binanggit daw ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang counterpart na foreign minister. Pero hindi po pumalinaw kung napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Pangulong Widodo doon sa closed door meeting nila bago umalis si Pangulong Marcos sa Indonesia. Kayo po ba umaasa na kahit papaano, kung hindi man mabanggit, hindi man ang pag-usapan, ay meron pa rin gagawin ang Pangulo hinggil sa kaso ng anak niya? Malaki po ang paniniwala po namin. Malaki po ang paniniwala namin sa ating mahal na Panginoon at kay Presidente Marcos na matulungan niya pa rin ang aking anak. Dahil gusto po namin na alamin niya muna ang katotohanan kung yung aking anak ay nagtutulak ng droga o na inosente lang o na frame up lang. Kasi ang recruiter ng aking anak ay nakakulong na po sila. Nakakulong na po dito sa Mandaluyong yung babae, yung lalaki na sa Muntinlupa po. Tay, dapat titistigo yung anak ninyo ano, laban sa mga recruiter, kukunan ng deposition o yung kanyang pahayag. Hindi pa po nangyayari ito, ano po? Hindi pa po, pero malapit na po na sinabi po ng mga attorney namin, malapit na pong makuhanan ng statement yung ating anak. Ngayon po, balikan ko lang po yung pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ang sinasabi po niya kasi, kailangan daw sumunod si Pangulong Marcos doon sa Department of Foreign Affairs hinggil sa usapin ng mga foreign workers sa ibang bansa para isang boses lang. Kaya ho, hindi na kaagad binanggit ni Pangulong Marcos kay President Widodo itong kaso ng anak ninyo. Naintindihan niyo po ba itong ganitong paliwanag? Ito po ba ay katanggap-tanggap sa inyo? Tanggap din po namin, maski po ang pampuyan, basta malaki po ang kwan namin, pagtanggap po namin sa kanya dahil alam po namin na siya ay kauupo lang, baka sakaling sa mga 3 buwan o 4 na buwan ay matulungan na po niyong aking anak.